In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord be with you. And also with your spirit. Come into the veil of God's body and condolence us as the body of Father and Son. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin de Porres, your charity and grace not only your needy brothers and sisters, but also the many animals of the prince. We hail you and invoke you as by the sacrament of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, and may we make your virtues really contented in the state in which God has placed us, and carry his sign. We may follow the footsteps of our blessed Lady Mary and his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the marriage of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for my spiritual needs and cares and your desire to discover God's goodness in all things, let me set my mind that I may see God in all things. By your shining example in Christian attachment of worldly and material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine, pray the same pardon to have and continually grow spiritually in God's grace. We have practice of three properties of instructing of holiness and intimate friendship in God. We implore you the same pardon to make us full of heart and spirit. O Lord, we have given you the word of your glorious and Son. The humble heart of the crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. St. Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. You need your help and our asking you with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God and God is his Son, who has your life. We ask you most humbly to defend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and loving God. Now that you live in the presence of God, intercede for us and pray the divine physician to give us health of soul and body. Amen. O God, what your saints, Timothy and Titus, with apostolic virtues, grant the intercession of them both that living justly and devoutly in this present age, you may merit to reach our heavenly homeland. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The beginning of the second letter of Paul to Timothy. Paul, by the will of God, an apostle of Christ, Jesus sent to proclaim the promise of life in him. To Timothy, my child whom I love, may grace, mercy, and peace from God the Father and from Christ Jesus our Lord be with you. I thank God, the God of my forefathers, whom I worship with a clear conscience. Wherever I remember you in my prayers, as indeed as I do constantly, night and day, recalling your tears when you parted, I yearn to see you again. That would make my happiness complete. I find myself thinking of your sincere faith which first belonged to your grandmother, Lois.
and which I am confident you also have. For this reason, I remind you to steer into flowing the gift of God, bestowed when my hands were laid on you. The Spirit God has given us is no cowardly spirit, but rather one that makes us strong, loving, and wise. Therefore, never be ashamed of your testimony to our Lord, nor of me, a prisoner for his sake, but with the strength which comes from God, heal your share of the hardship which the gospel entails. The word of the Lord. Thanks be to God. To Mark. Glory to you, O Lord.
Jesus said to the brother, is Allah acquired to be put under a bushel basket or hidden under a bed? It is not meant to be put on the sun. Things are hidden only to be revealed at a later time. They are covered so as to be brought out into the open. Let them who was here to hear me hear. He said to them another time, listen carefully, and what you hear, in the measure you give, you shall receive. And more besides, to those who have, more will be given. From those who have not, what little they have will be taken away. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Ngayon po ay kapistahan na San Timothy at Titus. Ipinahayag ko rito sa sulat ni San Pablo kay Timoteo ang paanyaya na paalala. Si Pablo po ang nagturo kay Timoteo at Titus. Timothy and Titus. At yung Timoteo at si Tito ay magkakatanda. Kaya sila ay sakay ng pinanakalan ng simba sa kanilang pagkilos at yung kanilang pamantaya sa pagbigod sa panawala ng pangmikapan ay isa po sa nilinig ang tinanggihin nila ay yung ebanghelyo na ipinahayag ko natin yung sa araw na ito. Na ano sabi mo nito, dapat ay ang inyong ilaw ay makita ng lahat. Hindi ito ilalagay sa ilalim ng inyong higaan. Ito ay hindi kaya ay sa isang basket. Ito ay nilalagay sa talagang kanyang patuman para magbigay ng ilaw. Yun yung hapon na ipinamanin na ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos. At yung pangyayari ng usapan ay bahagi yun na sa ganitong klase ng pagkaunawa, kung ano yung mayroon tayo, ay sana'y pagbigay ng liwanag para sa iba. At kaakibat nito ay yung pangyaya ni Jesus na ano, in the measure you give, you shall receive. And more besides, to those who have more, more will be given. From those who have not, what little they have will be taken away. So, ang panyaya na pinamamahin ko ito ay hindi po yung kasi kakaunti ka, kakaunti yung sa ipukulin ng Diyos. Hindi. Ngunit yung mga tao, kung tawagin na natin ay minimalis, hayaan natin sabihin ng minimalis, yung sabihin ay ang pagkaunawa ay kaunti lang ito. May mga tao naman na maximalis. The same amount para sa kanya ang marami na ito. No? Ipinabahagi na kasi kung kapakita natin kung kakunti lang ito, anong tendency natin? Akin lang ito. Pero kung ang tendency natin, kung ang ating pagkunang ang marami nito, anong gagawin natin? Magbibigay tayo.
yung taong mas marami ang pagkatingin, hindi sapagkat mas marami yung sa'yo. Kundi kasi may mga tao na kahit ang marami sa kanila, ang tingin pa rin ikakaunti. Kaya, pabawasan na ng korte yung marami nila, napakalaking kawalan. Pero kapag sa tao na, marami ako niyan, nawala. Marami pa ako niyan. So, bahagi yun ang pagkaunawa. Na kaya rin, hindi ka rin nauubusan. Hindi ka nauubusan. Kasi kung makita po natin sa pagtahan natin sa lingkod na ito, no? Itong mga bagay na tinatanggap natin, hindi naman sa atin ang galing. Kung po sila yung dumataan lang sa atin, hindi tayo ang pinakabuhal. Ang Diyos ang pinakabuhal. Pero inahayaan natin na tayo ay maging butas ng kanyang buhay na biyaya. Kaya, ganun din yung makikita natin. Hindi yung kaya kayo bakit ka nagbibigay kasi para mabigyan. Maaaring ganun yung mangyari. Pero hindi mo ganun yung matilo mo dapat. Kaya ka nagbibigay kasi meron ka. Meron ako yun. Kaya ako nagbibigay. Kaya lang po yung panyaya na binibigay natin ang tawag na putuan ng iba ay balikan ko. Yung iniahandog ko, binabalik mo lang sa Diyos. Hindi naman sa iyo galing talagay. Galing sa Diyos yan. Pati yung paglilingkod, paglilingkod sa gawain natin sa daigdig na ito. Pati ang kapaglilingkod, binigyan pa ko ng lakas ng Diyos, binigyan pa ko ng Diyos. Meron pa akong partido sa dapat ng isang katugmaran. May misyon pa ako na inayos sa bigyang pansin. Kaya yun ang pagkaunawa. Balikan ko. Kaya po sa nalil po, yung mga pinapanalangin natin na sana'y gumaling, ay kapag gumaling, ito na yun na makapag balikan ko. Kasi bakit? Binigyan ka pa ng Diyos. Ng biyaya ng mga paglilingkod at yun ay gamitin natin. Bahagi ko ng sa napakaganda ng pagkatawad na ipinagkakaloob sa atin ng buong kapal. Kaya, tayo yung pinakaya, the more we have, ay the more will be given. More will be given. Kasi bakit? Makita natin sa pagbabahagi natin, sabi natin tatlo yun eh. Time, treasure, and talent. Yun yung pwede natin may bahagi. Kasi bakit? Ipinagkaloob din sa atin. Pinagkaloob din sa atin. Hindi naman yan bumukal lamang sa atin. Ba't ka nagkaroon ng talento? Bawa, mayroon pang talento na napakagaling sa mata. Hindi naman galing sa iyo. Galing sa Diyos. Kaya ano galing mo? Itutulong mo rin para sa iba. Kaya, yung pagkaunawa, yun po yung nakita po natin, balikan po. Ang inihahandong mo ay ang pagbabalik mo sa Diyos. Kaya kung ako sa mga hindi makapagandong, bakit? Sa tingin nila wala sila. Sa tingin nila wala sila. Kaya hindi yung umiikot. Kaya nga tama yung sinabi dito ng ating Panginoon sa Kristo sa Ebanghelyo ng San Marcos. Yung wala, yung kakaunti niya sa kanila, ay kukunin pa. Ay kukunin pa.
Bakit? Hindi nila pinapaikot eh. Hindi nila pinapaikot. Sabi nga yung nakatayang galaan, nakapila doon, sayang. Sayang ang kayamanan. Sayang ang talento. Sayang ang panahon. Yung panahon na lamang nga. Yung panahon na lamang, hindi natin namamalayan. Tumatanda. Tumatanda tayo. Yung mga apostolado ng panalangin na kasama namin kanina na nagpunta po kami ng Pabitak, Siguluan at saka ng Pakyo tapos nagpunta kami sa Gardenia. Sabi na ako ni Father Mira sa iyo, bahagi na kung saan ay pinamamalintalim. No? We have to take for the opportunity. We have to take for the opportunity. We have to grab the opportunity. Makita natin. In short, makita natin na ito yung blessing. Pagkakataon na yung pinagkakaloob ng Diyos. Kung gano'n yung pagkaunawa natin, kung ano pa yung sitwasyon na kinagulangan natin, it is always a challenge. Hindi negation. Hindi kawala. Kasi kapag nakita natin na nawala, nawala na naman ako. May nawala na naman sa akin. Hindi. Ang makita natin, hamon ito. Hamon ito. Dito ko italabas ang galing ko. Dito ko italabas ang galing ko. At makita po natin, makita rin po natin na great artist ay lumabas. Sina Picasso, sina yung po mga bahagi ng exaggerance yung mga saan tropas yung mag-great artist during the time of depressions. No? During the time of depressions. So, nung sila'y napumuha, hindi naman sila kasi sikat na tulad ngayon. Pero lumabas yung galaw nila during the time of depression. Bakit? Hindi nila nakita na yung kanilang kalalagayan, ikaw alam. Hindi. Dapat makita natin ang lahat ng sinatatayo ng Eden. Always a challenge. Sa atin, hindi lang mga mananampalataya ang tawag natin ng Eden. Biyaya. It is always a blessing. Wala ang negosyon. Kaya, yung sinasabi ng iba na malas, dapat sa mga katolikong Kristiyano, wala dapat yung salitang malas. It should not be spoken. Malas ka? No. Dapat sa vocabulary natin yung walang malas. Kasi bahagi yun ang ano, yun yung nakita na maliwanag ay pinamanik. At nakita natin sa buhay niya ay pinamanik ni Timoteo at Tito. Sa panyay ay pinapakinig natin kay San Pablo. At nakita rin po natin, kahapon, sa mga kahapon, sino ba si San Pablo? Isang pwede po. Pero tinawag ng Diyos. Pero tinawag ng Diyos. Nung nalaman ng mga siya ay nagkamali. No? Sa kanyang pag-uhusga sa mga mananampalataya, Katoliko, mga nanti kanyang pinapapatay. Siya po siya po, he grabbed it as an opportunity. Ito lang, na lalang makapaglingkod sa Diyos. Sa iba na lang ang pamamaraan. Hindi na katulad ng dati. Pero yun ang mentalidad na makita mo natin. At yung tulog natin. Pero kung makita rin po natin na sana rin po, ito yung nais natin ipapalik. At ito yung idea na nawahan maunawaan natin sa ating pagpapahayag bilang si San Martin patol ng mga may sakit na may tulong natin na ito, tayo may magdasal para sa karamalan ni San Martin sa mga tao nag-aalala sa mga may sakit at sa mga tao mga may sakit. Kasi bahagi yung part ni San Martin niyon. Daan yun ang kanyang kapanahan. Daan ang kanyang kapanahan.
Kasama ito ng mga may sakit. Yes. Sabi niya, ano pa, pang gagawa ko pa, nalakihin ang kahit na naman dito. May sakit. Marami kang magagawa. Isa na dyan yung magdasal. So, yun ang uri ng pagkakalim sa din ang mayroon yung bibigyan pa. Ngunit ang bala, ang kakawating na sa kanya, ay kukunin pa. Ito ay dalalan natin sa pamagitan na litaniya kasama sa mati. Amen.
sin and sorrow.